Hi, magandang hapon po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Welcome po sa ating regular updating ng itong kinakaharap nating pandemya dulot ng nakamamatay, nakakapaminsalang COVID-19 virus. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod ay patuloy na nagpapaalala sa inyo at paulit-ulit na nagpapaalala sa inyo. Totoong tayo'y nasa GCQ, no? Medyo maluwag, nakapaghahanap buhay ang ilan, nakapagtatrabaho ang ilan, nakakagalaw ang ilan, pero kailangan po manatili sa ating isipan ang disiplina, no? Pangalagaan po ninyo ang inyong mga sarili. Para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay. Para po sa kaalaman ninyo, mga kababayan, na sa mga nagdaang araw ay napapabalita, hindi lang sa lungsod ng Maynila, kundi sa buong bansa, na pamilya na po ang nagkakahawa-hawa. So, ang conclusion po dyan ay yung mga taong pinapayagang makalabas ng bahay, no, ay baka nagre-relax kayo. Kayo po ang nakapagdadala ng virus sa loob ng bahay at unang tinatamaan ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya patuloy po ang aking paalala. Ngayon, let me go to update of the COVID-19 situation in the city. Salamat sa Diyos. Out of, at the very least, 2.5 million Manileños. Ang active cases po natin as of today ay 1,359. No? At ang recovery naman po natin, oh, salamat sa Diyos, meron po tayong 2,019 na naka-recover na po. No? At nalulungkot po tayo, kaya nga po ako nagpapaalala, sabi ko sa inyo, nakamamatay po ang COVID-19. Meron po tayong mga kababayan tagalungsod na 182 na ang sumakabilang buhay. No? Nakikiramay po ako sa po ng aking pamilya, sa mga naulila. Kaya po sa ating mga kababayan, I'm not asking too much, makisuyo lamang po sa inyo, please continue to share our regular update so that everybody will be well informed of the real situation. Basta po kami, lagi kami magtatapat sa inyo. No? Masamang balita, mabuting balita, magandang balita, ay mababalitaan ninyo. Yan po ang isang pinagawa nating direksyon sa ating Manila Public Information Office na kung saan ay kahit papaano maibigay sa inyo ang mga tamang datos o tunay na sitwasyon. Mga naganap, nagaganap, at magaganap sa ating lungsod. So please continue following our Facebook page and share it to others. If this will be one efficient way, one of many, no? And this is almost free of providing information to every Manilans, every family, and those people who will come in the city, at least alam po ninyo kung ano ang tunay na sitwasyon ng ating lungsod. Kaya please do share the broadcast to your family, friends, and loved ones, and community members. No? So, with that, I would like to update you also on the approach, yung ating pulisya, yung ating programa since day one, yung ating Code M COVID policy or program to fight against COVID and be ahead of COVID as much as possible to really flatten the curve. And this is one of many approaches to massively test. In line with the policy of the national government, DOH, no, yung sinusundan nating gold standard. Last Tuesday, we have conducted 205 test swabbing and 215 noong Wednesday, ngayon, no? At meron po tayong total of 16,911
na na-test swab na po sa lungsod ng libre. Kaya po tayo ay hindi titigil na mahanap as soon as possible. You know, the key, alam niyo po ang susi, mga kababayan, ay yung maagap, mainam, at mas maagang mahanap yung posibleng nahawa. And the only way to do it is to test people, to test our constituency. And we're giving it to you for free, no? At we need your cooperation. At kapag yan ay maagap, maaga nating nalaman, mas maaga namin kayong mabibigyan ng medical care or proper medical care. No, yung, wala naman pong gamot eh. But we can take care of you in our institution that we created, dedicated for COVID-19 virus carrier or patients in the city of Manila. Sa kabilang banda, ay patuloy pa rin ang ating mass testing using RTK, no? Rapid Testing Kit. No, noong Tuesday, meron tayong 1,959 na na-test sa ating mga community. 472 naman today. Total of 167,331 Manilans ang ating na rapid test. Ganun din po ang ating mga returning employees. No? Meron po tayong 237 na na-test at 134 naman today. Total of 5,068 employees na po ang most likely ang ating na-test. Mga kababayan, nakita po ninyo, tinetest namin pati ang aming empleyado sapagkat alam po namin na maraming pumupunta rito sa City Hall. O, dalawang bagay lang yan. Mahawa sila sa inyo o makahawa sila sa inyo. So both ways. That's why we encourage you, kung kayo'y magbabayad ng real property tax, business tax, o birth certificate, o sedula, meron pong ginawa ang inyong pamahalang lungsod. Ito po ay kauna-unahan and the only system, online payment solution in the country. No? Itong Go Manila app na available sa Android at soon to be in iOS. But in your desktop or even your phone, you can visit www.cityofmanila.ph. Yan po ay inalay namin sa inyo para dito sa tinatawag nating bagong normal. At the same time, we're going to be very efficient at maaaring hindi na rin kayo mabiktima ng mga pictures o mahabang pila, traffic o pangamba na magkaroon kayo ng COVID. No? O, may iwas naman kayo sa COVID. So, yan po mga kababayan. Ngayon, meron po tayong isang bagong update. And this is very important. No? Kaninang umaga, mga kababayan, inilunsad na po natin yung ating bagong mass testing approach using newly acquired machine that are available in the world. In this case, ang may gawa, Abbott. No? Ang Abbott ay isang multinational company known sa mga makina, paggawa ng makina at may iba pang mga health products. Tayo po ay nung nakaraang linggo, napabalita naman sa inyo, bumili tayo ng Architect i1000SR kung saan, no, para po sa kapanatagan, no, ang bawat isa. Ito po ay it's a system of rapid testing, but it's quite different in such a way that it is more efficient and effective above RTK. So ano pong ibig sabihin? Sinusunod po natin yung gold standard ng DOH at patuloy natin susundin yun dahil meron po tayong kakayanan. Ito po yung tinatawag natin PCR laboratory sa Santa Ana Hospital. At sa pamamaraang sinuswab ang mga tao, ang ilong at bibig. No? Yan po yung true PCR machine. Pinagkaloob sa atin ng national government. At the same time, bumili tayo ng dalawang makina. Ayun, nabanggit ko nga kanina, kung saan, ito naman po ay may tinatawag na, sana po hindi ako mabulol, no? Lagi ako nabubulol dito eh.
Siya po ay may kakayanan, 99.6 specificity. Tama? Sabi ni Julius, tama daw. Lahat kami nabubulol eh. It's a scientific word. It's a medical term, no? And 100% sensitivity. So, ano pong ibig sabihin nun, mga kababayan? Well, I think your math teacher and I will agree with us that when we round up 99.6 to the nearest, is that would be virtually 100%. So, having said that, I consulted our frontliners in the health sectors, the directors, if they agree with the claim, no? And they all agree. That's why we bought it. Ngayon, yan po ay meron na po tayong dalawa. Meron po tayong isa, nasa ospital ng Maynila. Meron po ngayon na ginagamit sa ospital ng Sampaloc, mga a day or two. Tapos na po ang training nila, thanks to Director Laksamana. At uunahin nating itest yung ating mga frontliners sa ospital. Meron rin tayo sa Gat Andres Bonifacio Hospital kay Director Martin. No, maraming salamat sa kanya. Tapos na rin ang training, so mag-uumpisa na sila. Okay. At itong ating nasa ospital ng Santa Ana kay Director Lucky at head ng ating laboratory. Thank you very much. So, kung ito pong machine na ito, ay makakabili pa tayo ng isa para maging apat. Kasi ang gusto ko po, north, south, east, west of Manila, ay meron tayong another form. And I think, I am no doctors and scientists, based on assessment of facts, no? This is quite more effective above RTK, yung rapid testing kit. And almost there in the gold standard, because I really wanted the best for you. Now, having said that, mga kababayan, napababa natin ang cost, no? So ang inyong lungsod, no, ay minabuti na makaisip ng kaparaanan na paano mailalapit sa tao yung ganitong uri ng testing. One, we have testing ability in our community health centers. We have testing ability with our hospitals, no? So we wanted to go further in such a way closer to the people. That's why today nilaunch namin kanina, pakita mo Julius, yung ating drive-through COVID-19 testing, no? Ayan po. Kung kayo po'y pamilyar at malamang tinatanong nyo ito ngayon, no? Kung nasaan. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan kahit po hindi ko nababasa. Babasahin ko lang yung mga isipan ninyo, yung mga katanungan ninyo. Ko una, saan? Isa sa pinaka abalang-abala na kalsada sa lungsod ng Maynila. Blockbuster, oh, Julius. Oh. Grabe, oh. Mahaba nga. Hanggang ngayon, mahaba pa rin papila. Para ka lang bumibili ng burger. Ayun, nakakatuwa po ang taong bayan. Okay. Saan po yan? Kung kayo pamilyar sa City Hall, pagkalagpas nyo lang ng konti, kumana na kayo agad. Meron po kami dating sakayan ng jeep. Ayan po, sakayan po yan ng jeep. Ayan po yung tapat ng kartilya ng Katipunan at ni Andres Bonifacio. No? Yan nakalaan, dedicated para sa inyo. Pangalawang tanong. So, alam nyo na po kung nasaan. Kailan siya available? Monday to Friday. Anong oras siya available? Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Tanong, may bayad ba? Free of charge. Ang totoo, mga kababayan, hirap na hirap na rin kami. Totoo po yan. Wala naman pong pagkukubli dyan. I think hindi lang ang City of Manila. Every local government unit also is having trouble with finances. And I think everybody is having trouble, no? But sabi ko nga sa inyo, hindi kami titigil na makahanap ng paraan ni Vice Mayor Hany Lacuna na mabigyan kayo ng kapanatagan. So, libre. Para kanino?
para sa lahat. Pag iisipin nyo, parang napaka-noble naman ng statement. Hindi po. Ito po ang logic. Bakit para sa lahat? Itong pandemic na to is a universal problem. So, bawat isa sa aming mga mayor ay dapat namin kaming magtulungan at patuloy na magkaisa. At tumungo sa isang direksyon na labanan sabay-sabay itong COVID-19. And we wanted to be inclusive in our approach, no? Yan po ang naisip namin. Sapagkat ang Maynila ay puntahan ng mga tao. No? Madaming utaw dito. Actually, 3 milyon kami mahigit on a regular day, no? Ang populasyon namin. And about 2.4 sa gabi. Ibig sabihin yung mga taga Maynila. So, kaya naisip namin na ibigay sa lahat. At kung makatutulong kami sa ibang bayan, bakit ba hindi? No? Sapagkat kailangan natin magtulungan. We have to be inclusive in the next step or pace of approaching and confronting COVID-19. Yun po ang dahilan niya. So, sa mga manunood, dali nyo sa sakyan ninyo. Ito po ah. Ngayon, ano naman, sino-sino? Yan, gusto ko tong picture na to. Sino-sino ang mga pwedeng pumunta dyan? Katulad ng nabanggit ko kanina, meron po tayo sa mga health centers, sa mga ospital. So, yung mga walk-in, pwede pa rin kayo pumunta ron. Huwag na po kayo pumunta sa Kartilya. Sa Kartilya, sa Loton, lahat ng may 4 na gulong, lahat ng may 3 gulong, motorized, non-motorized, lahat ng may 2 gulong, motorized and non-motorized. Kaya nakita nyo kanina, pati pedicab, opo. Pati kuliglig, opo. Bisikleta, opo. Motor, opo. Anytime, pumunta po kayo. At isang tanong, gaano katagal? So far, kanina, no, this is the first day, so far, it would only take you a little less than 5 minutes to be tested. No? Mabilis lang. Mabilis ang time in motion. Medyo mukhang mabilis. No? But we'll see. But anyway, wala nang mawawala sa'yo. Dadaan ka lang naman. Tapos, ano ang kailangan? Ayun pa, baka tanong nyo pa yun. No? Wala pong kailangan. Bibigyan po kayo ng maliit na form. Ayun po, yung katulad yan. Pinipill upan lang. Tapos maganda lang kayo ng valid ID. Ano ba ang mga valid ID? Ang pinakamabisa is government ID. As much as possible. No? Okay, sunod na tanong. Gaano kabilis ninyo malalaman? Ayan, yung resulta. Dahil sa datos na inyong binigay, at huwag kayong mag-alala mga kababayan, ha? We will implement existing laws in protecting your privacy. Huwag kayong mag-alala. Ang kausap nyo lang ay pamahalaan at kayo, wala akong iba. Iingatan namin ang inyong mga impormasyon. Ngayon, gaano kabilis ang resulta? Well, yung makina po na nabili natin, no, ay ito po ay makapagpo-produce, no, isang ratsada, 50. On the first 29 minutes, lalabas yung first result. And every second thereafter. So, having said that, the least thing that we can say is within 24 hours, malalaman na ninyo yung resulta. Hopefully, we can achieve your expectations from us because it will defeat our purpose in our approach in finding immediately. Diba, sabi ko kanina, maagap. Mas maaga. Yun, diba? So, we wanted to be fast. Another question that may arise while you're watching this, and I hope you are sharing this this program, is, bakit ako magpapates? Yan. Ang sagot ko po, wala lang. Why not? Why? Ganito po yun. There are too many reasons. Too many. And, sige, let's just mention few reasons. One,
kailangan mo magpa-test, no? Para mapanatag ang loob mo kung nabalitaan mo. Nabalitaan mo, ha? At nakumpirma mo na ang iyong kaanak na iyong nakasama, kaibigan, kakilala, sa trabaho, sa bahay, kapamilya, na nakasama mo, ay nag-positive. So, ang tawag sa iyo, na-expose. So, you may fall under PUM or suspected. So, you can have your test. Or, another one, may simptomas ka na nararamdaman ayon na rin sa mga itinala na paghahanap ng simptomas na posible kang may COVID-19 virus. May kainuubo, nilalagnat, nangangati ang lalamunan, or, ito po, lalo na po ito, pag nawawalan na kayo ng panlasa. At pangatlo, naniniwala ko, ito mas marami. Peace of mind. We're giving you peace of mind. And I think, I don't know if you will agree with me, just push the heart button if you agree with me. Marami na sa mga kababayan natin, may tinatawag na COVID-19 fatigue or COVID-19 anxiety, no? Pangamba. Isa sa mga naisip po namin ay sawatayin yung pangamba. Bigyan kayo ng kapanatagan. Magkaroon kayo ng peace of mind. At least, from time to time, there is an opportunity being given to you by the city government of Manila na magkaroon kayo ng peace of mind. And we agree with that. And we will test you on that basis alone. Because I think, no, sa pagdami at patuloy na nandiyan ang COVID-19, marami na tayong mga pangamba sa ating mga sarili. And I want you, while living in Manila, while passing by in Manila, while doing business in Manila, while working in Manila, to have that kind of level of comfort and confidence that you are healthy. And at the same time, you're being responsible to others because you got yourself tested. Ang isang mabuti na lamang dyan ay libre. O, pero sinasabi ko po sa inyo, ha, basta po ako, I'm trying to be honest. Sabi nga, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Hanggat kaya namin, bibili kami at bibili ng mga ekwipo, gamit, supplies to continue to give you that level of confidence and peace of mind. O ngayon, so Mayor, kahit sang taga lugar kami sa Metro Manila, pwede kaming duman. Opo. Yan na lang ang bahagi ng aming mga batang Maynila. Kaming mga batang Maynila, tulong natin sa national government at sa mga kapitbayan natin sa Metro Manila. So, I hope nasagot ko yung iba ninyong mga katanungan sa inyong isipan. Meron pa ba silang ibang tanong dyan, Julius? Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo pang i-share, no? So, libre, anytime, Monday to Friday, 8 to 5, lahat ng uri ng may gulong, motorized or non-motorized, you are welcome. Where? In Cartilya ng Katipunan in Loton, Manila. And soon, we will have more. See? We will have more to make it more one step closer. No? Ito naman, sa community na. O, para bago ka pumasok sa trabaho, kasi naaawa rin ako sa ibang mga empleyado dahil unang-una, pag nagpaparapid test ang empleyado, may gastos na naman. Tosgas na naman yung utaw. Eh, magre-recover pa lang. Negative na nga, tosgas pa rin. Oh. Eh, para makabalik na siya sa trabaho, at least ito, I can only say, mataas ang probabilidad. Oh, ito. Mataas ang probabilidad na mawawala natin yung false positive and false negative. But, as I have said, we will continue to follow the guidelines of DOH in testing
the gold, testing true gold standard kasi meron din tayong capacity, no? At maraming salamat sa TOH. So, yan po mga kababayan. So, kung sakali may awa ang Diyos, ikaloob sa atin ng Diyos ang kakayanan, ha? O, meron tayo sa GAT, meron tayo sa ospital ng Sampaloc, ospital ng Maynila, at magkakaroon pa tayo sa Justice Jose Abad Santos Hospital, no? At lahat yan, lalagyan din natin ng drive-thru. Lahat. Yes, Julius. We have enough facilities. Thanks to Director ang Arnel Angeles, our MDRRMO, sa mga equipong binili natin sa paghahanda. At ngayon, nagamit natin muli. At maraming salamat sa mga dedicated na medical technologists ng Manila Health Department. Dedicated. Yung papala isa, mga kababayan. Sino ang kukuha sa amin ng dugo? No? Ay mga professional po yan. Umasa kayo, mga kababayan. Pumanatag kayo. Yan pong kumukuha ng dugo sa inyo, mga professional po yan. O, ngayon, di ho ba, mga lolo't lola ko, hindi kayo pwedeng lumabas sa publiko. So, pwede kayo nasasakyan. Dali nyo nanay ninyo dahil gusto nyo masiguro yung nanay nyo. Hindi nyo kailangan bumaba. Pwede kayo magpa-injection. Bring your family. Bring your friends. Natutuwa lang po kami at nai-inspire ho kami. Pakita mo yung video, Julius. Blockbuster ho. Ibig ko sabihin, mukhang natutumbok ng pamahalang lungsod. May mga pictures pa pong pinapadala. Mahaba na rin po yung pila ng sasakyan. I'm happy. That is a sign of a good problem. Long lines o pa burger type drive-thru. Excuse me po. No? Yun nga sa drive-thru, di ba? Pagka nato-Tom Goods ka na, di ba? Nag-aantabay ka, ang haba rin ng pila. Ito, kalusugan mo ang pinag-uusapan. Saka walang toss gas. Oh. Now, if this will be a very successful, expect long lines. Now, what I'm saying is that, yes, it's going to be long, but wala na mawawala. Para ka lang na traffic. Total, sanay ka naman tayo sa traffic sa Metro Manila. But this is about our health, our feelings, our anxiety, that emotional fatigue na maramdaman mo. Oh nga pala, paano ko po malalaman yung ano result? Opo, base sa ibinigay ninyo sa aming mga datos ng inyong contact details, and I hope, be sure with your contact details, kayo ay kakausapin ng mga profesional naming mga empleyado in the medical sector. Ayun yung aking mga ano. Maraming salamat ha, MHD. Dr. Fox Pangan, kay Vice Mayor Hanil Lacuna, kay Director Arnel Angeles, lahat ng MDRRMO, staff and family. Maraming salamat sa inyo. Kita nyo mga kababayan, all walks of life, nakamotor, nakabisikleta, nakasidecar, nakapedicab, nakakotse, maganda, luma, it doesn't matter. If you feel that you want to be, you want to feel that sense of security, welcome mo kayo. At paigtingin pa namin yan. O ngayon, kung sakali lang, o pinagpapauna ko na ha, mga kababayan, o kayo ay napahaba ang pila, tiisin nyo na. Unang wala, toss gas eh. Tiisin nyo na. Saglit lang yan. Binigay ko na po yung time and motion. Yung isa tinira 1 minute 30 seconds o yung isa naman 5 minutes, depende. Kasi depende sa ugat mo, no? Minsan kasi, siyempre hanapin yung ugat. Ako takot ako sa injection, mga kababayan. Pero hanapin kasi yung ugat mo. So minsan siyempre may mga tao naman hindi naman pare-pareho ang skin o yung ugat, madali makita. Basta on a normal situation, mabilis o. At ang maganda dyan, dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa ho yung pakita mo nga, Julius. Dalawa-dalawa ho ang atraka. Pwedeng sabay-sabay tirahin niya. Ayan yung isa. Tapos sa kabila niya, may isa. Para siyang two-lane. One lane ang pila, pero dalawa ang approach. Kaya mas maraming ma-accommodate. At within the day, hopefully. And we'll see what is our capacity. So,
mga kababayan, go Manila. O nga, no? Parang yung app natin, no? Go Manila. Go Manila. We'll be happy to be of service, no? Na isa na lang pinapanalangin ko sa Diyos, talaga, bigyan tayo ng katapagan at kakayanan na patuloy na labanan itong mapaminsalang COVID-19 na ito. So, yan po, mga kababayan, yan ang update natin. O ngayon, talagang ang kulang na lang na recipe, ha? Ang kulang na lang na recipe, mga kababayan, is mamamayan. Ibig sabihin, mamukat-mukat mo, no? Pagka tiningnan mo, agresibo ang national government, agresibo ang local government. So, dalawang uri na ng gobyerno, agresibo. At unti-unting nabubuhay at lumalakas ang kakayanan ng dalawang uri ng pamahalaan, the local government and the national government. Sino na lang ang kulang para maging successful tayo? Taong bayan. Kaya kailangan natin ng kooperasyon. Ang nakalulungkot, mga kababayan, ay hindi po mapagkakaila. Ayan po, nakikita po natin sa mga netizen yan. Ipino-forward sa atin yung mga picture. Nagpapabaya yung ilang mga magulang na yung kanilang mga anak sinusugan nila sa kalye. Oh. Eh ako naman, naalala nyo last week, nagpaalala ko at inulit ko pa nung Lunes. Hindi naman ako lagi nagkukulang ng paalala. Kasi hanggat kaya kong diploma, alam mo, pare-pareho tayo lumaki sa kalye. Sa kalye, nabubuhay ang diplomasya. Oh, nakakatalo, oh, nakakatapos ng maayos, oh, sa pakiusapan, sa paliwanagan. At yun, sinasagad ko po yun. I continue to practice that kind of lesson in my life that teaches me also to be patient and understanding, no, with the situation. Oh, pero alam niyo, mga kababayan, lahat ng bagay may hangganan. No, parang araw. Bukas ang umaga, tiyak, sisikat ang araw. At mamayang gabi, tiklop ang araw. Oh, matatapos ang araw. Ibig sabihin, lahat ng bagay may hangganan. Oh, kaya kailangan minsan, maasim man ang suka, kailangan namin gawin. Oh, nanawagan ako, sabi ko sa mga magulang, ingatan ninyo ang inyong mga anak. Huwag niyong ilalabas ng bahay dahil under GCQ, hindi pa allowed ang 20 years old pababa. At hindi pa allowed ang 60 years old pataas. At marami ang mga netizen, no, na nagpipicture at pinadadala sa amin. Oh. At nagpapabaya ang ilan. Mga kababayan, hindi po biro ang panawagan ng pamahalaan. At sigurado po ako, hindi po nagbibiro si COVID-19. Para ba ang hinihikayat pa natin, oh, COVID-19, pumunta ka sa akin. Naku, wag po ninyo yan. Milyong-milyong piso po ang inyong gagastusin sa ospital, lalo na sa pribado, kapag kayo nagka-COVID-19. At hindi pa katiyakan kahit ikay may milyon, eh mabubuhay ka. Kaya ulitin ko yung panawagan ko. Mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola ko, please, stay home. Sa mga bata, sa loob na kayong bahay. Oh. To prove to you na ang lahat ng pangungusap ay may tuldok. O, kanina po sinimula na namin, nagpakulong na po kami ng mga magulang. Sinabi ko po sa inyo, ako naman . Sabi ko nga sa inyo, lahat ng diplomasya, panawagan. O ngayon, kinulong mo namin. Ayan yung mga nanay. Ayan o yung mga irresponsableng magulang. Ayan po sila. Mga taga-police po yan at taga-social welfare natin sa baba. No? Sila po ay kinulong at kakasuhan ng mga batas na umiral. Unang batas, 8547. Yung pagiging irresponsable ng isang magulang sa kanyang minor de edad na anak. Ah, kaya kala nyo, curfew lang ang meron. Meron pa yung batas na umiiral. Ah, gusto ko lang patunayan sa inyo na may batas sa Maynila at may gobyerno sa Maynila. Ngayon, bago ko implement ang mga yan, bago ko sagarin yung mga yan, sasagarin ko muna ang panawagan.
Pero kung inilalagay niyo na sa alanganin ang kaligtasan ng higit na nakakarami sa ating barangay dahil pabaya itong mga nanay na to o mga magulang na ito, iyohoyo ko kayo. Hindi ako mangingimi. O ngayon, just to show you, o kanina, barangay 51, barangay 52, barangay 53, 54, 55, 56, barangay 221, barangay 228, o nagsampol na kanina. Marami po ngayong magulang o nanay naharap sa piskalya. Dahil papapailan po namin sila ng kaso. At pag wala silang pampiyansa, sad to say, they will stay in jail in violation of this ordinance. Ayokong panghimasukan kung anong gagawin ng piskalya. No? Eh, trabaho yan ng hudikatura. Pero ang gusto ko lang po ipaalam sa inyo, yung aking panawagan na magsisimula na kaming magpakulong ng mga irresponsibleng magulang, irresponsibleng individual, na mga hindi dapat nasa kalsada under GCQ, gagawin na po namin. Nakalulungkot po. Naku, maniwala po kayo. Baka ang tanong ninyo paano naman ho yung magbabantay sa bata? Meron naman siyang iba pang kaanak. Pero kailangan matuto ang mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Oo, ang katwiran ho dyan, ako, nanay ko talaga, magaling yung nanay ko. How I wish napapanood ako ng nanay ko. Alam ko yung nanay ko nung araw talaga. Pagtiklop ng araw, sansuwi. Alam mo ba yung Julio, sansuwi? Sansutsut uwi. Bakit kami ganoon? Makukulit din naman kami, ha? Tolongis din kami sa kalye. Libagin din naman ako. Uhugin din naman ako. Pare-pareho naman kami kinalaki. Bakit nung araw, pagsitsit na magulang, uwi na kagad. Ngayon, sasabihin naman ng ilang magulang, makulit yung anak ko bata po yun. Ang bata, ginagabayan ng matanda. Particularly, ng kanyang magulang. So tayong mga magulang na gumawa ng mga anak, responsibilidad po natin sila, mano pa kung sila'y minor de edad. Gusto ko lang sabi ko sa inyo, maasim man ang suka, kailangan kong inumin. I have to bite the bullet. I have to implement the law to keep order in the city of Manila. O ngayon, sa mga nanonood, o share nyo na yan, huwag nyo na ipagbaka sakali. Dahil inutusan ko na si General Miranda, lahat ng precinct commander sa lungsod ng Maynila, hulihin ang mga taong hindi dapat nasa kalsada during daytime. At ganun din sa gabi. Lahat ng ordinansa, implement. Wala kayong face mask, hulihin namin kayo. Tumabas kayo ng bahay, wala kayong face mask, nasa public place kayo, mauhuli ho kayo. Pinabayaan ninyo ang inyong mga minor de edad, huliin po namin kayo. Pasensya na po kayo. If you cannot take care, kung hindi nyo kayang pangalagaan ang inyong mga anak, na tanging responsibilidad ninyo, papasok po ang pamahalaan, kami po ang mangangalaga sa kaligtasan ng inyong mga anak. Pero for the meantime, hoyo muna kayo. Doon kayo sa oblo. Yun ang mahirap. Masakit po yun. Atas ang binayolate mo, ordinansa. At meron pa ibang batas dyan. RA 7610, kung hindi ako nagkakamali. Baka yung bayanihan law. Baka may nilabag pa kayo. Yung RA 11332. Ayan po, mga batas po yan na umiiral. Mas mabigat po doon pag yun ang mga binayolate ninyo. Sa ordinansa, pinakamatagal nyo na, 6 na buwan. Pero yung makulong ka lang isang araw, malaking problema po yun. Pasensyaan tayo sa mga irresponsibleng magulang. Obligasyon po ng alkalde na pangalagaan ang higit na nakakarami sa ating mamamayan. Mano pa, itong higit na nakakarami na ito ay gusto rin ng kaayusan, katinuan sa pamayanan. Yun po gagampanan ko. Basta ho ako, na-diplomasya ko naman kayo. Kinausap ko naman kayo, nagpa-abiso na ako ng Lunes wala pa rin. Meron pa nagsasabi, joke-joke lang daw yung panawagan. Yan ang joke ngayon. Tingnan natin kung sinong tatawa sa dulo. And we're not happy about it. I am not happy.
I don't want to separate children and parents. But I will do that if you're irresponsible parents. I will intervene as a government to take care of our children or minors. That is also a job, or the job of the government, to intervene. So muli, mga kababayan, paalala ko lang yan. So mag-iingat po tayo lahat. Yan po muna ang update natin na sa ngayon. At abangan nyo kami sa Biyernes, yung ating regular capital report para yung ating brief of the week, no? But for the meantime, please, if I'm not asking too much, please share this information because we have an update, and a special update para sa inyo at para sa lahat. So that if you do that, you are also trying to inform others, no? And we will be happy to see that. Na you are cooperating, you are helping the government because I need you, mga kababayan. I cannot do this alone. We in the city government, with almost 11,000 strong employees, cannot just do this alone. We need the people to cooperate. Kailangan po namin kayo, mga kababayan. Kailangan namin ng kooperasyon ninyo, pang-unawa ninyo na delikado ang ating katayuan. Ang GCQ ay hindi po nagsasabing tara na, let's go na, dating gawin na. Hindi po. Ibig sabihin no, may panganib sa Maynila. At ayaw ko po, kahit maaari, although hindi naman po ako Diyos, na may namamatay na kababayan nating batang Maynila dahil sa virus na COVID-19. So mag-ingat po kayo. Mga lolo't lola ko, please stay home. Mga bata, beta muna sa Gedli. Sok pa sa oblo ng bahay. Saka na laro-laro. Ingat muna. Muli, please wear mask. Magsuot ng mask. I-update namin ko kayo kung ilan daang libo na ang nabigay nating mask sa Friday. Wash your hands. Kung kaya nyo, alcohol. Or keep proper distance or physical distancing. Wala naman ho ibang hinihingi ang inyong pamahalang lusot. At yun, eh, kaya ninyong gawin lahat. So, mga kaibigan, mga kababayan, again, if I'm not asking too much, mamayang gabi, bago kayo matulog, isama ninyo sa inyong panalangin o sa ating panalangin ang mga taong may sakit tulad ng COVID-19, na sana'y hagkan sila na ang kamay ng Panginoon Diyos at gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa ng sumakabilang buhay dulot ng COVID-19 at ang kanilang mga pamilyang naulila. Ipanalangin natin ang ating syudad, ang ating bansa, at ang mundo sa Panginoon Diyos. Naway, bigyan na tayo ng solusyon, ng tamang tugon, madalit salita, gamot, na makapagbibigay ng kaligtasan sa bawat tao sa mundo. Muli po, maraming salamat sa inyo. Please keep safe and healthy. Pagpalain nawa kayo ng Pong Megapan. Thank you. Manila, God first.